Ladies and gentlemen, it is my distinct honor and pleasure to introduce His Eminence, Luis Antonio G. Cardinal Tagle. Salamat po. Pwede ho kayong manatiling nakatayo habang nagsasalita ako. Pero kung gusto niyong umupo, umupo na ho kayo ngayon. Ayan. Isang napakalaki pong kaligayahan at karangalan para sa akin ang mapabilang sa 105 commencement exercise po ng Universidad ng Pilipinas, Manila Campus. Nagpapasalamat po ako sa ating kagalang-galang na Pangulo. Sabi po niya, siya raw ho ay tawagin lamang Fred. Fred, salamat ah. Sumusunod lang ako sa kanyang mungkahi. No? At nagpapasalamat din po ako sa ating Chancellor, si Dr. Agulto, na gumamot pa sa aking mga tiya. No po? At sa bumubuo po ng administrasyon, pamahalaan ng ating universidad, ang ating pong non-teaching staff, ang ating faculty, sa inyo po mga magtatapos, at ang ating panauhing pandangal at mga bayani sa araw na ito, ang mga magulang at pamilya ng ating pong magsisipagtapos. Hindi ko na kaya alam ang aking sasabihin bigla. Maganda po ang tema ng pagdiriwang at pagtitipon sa araw na ito, dangal at katapatan sa paglilingkod para sa bayan. Ito pong temang ito ay paalaala una sa lahat sa mga magtatapos. Paalaala ito na may malaking pagbabago na magaganap sa inyong buhay. Ang commencement exercise ay isang pagtawid. Pagtawid mula sa isang kinamihasnan at kinagawi ang uri ng buhay patungo sa isang bagong buhay. Tatawid kayo ngayon mula sa buhay mag-aaral tungo sa buhay paglilingkod sa bayan. Tapos na ang buhay mag-aaral. Mamayang hapon, wala na kayong allowance. At huwag yun ang inyong atupagin. Pinapaalalahanan kayo ngayon pa lang, ang inyong mga mata at puso ay ituon na sa paglilingkod sa bayan. Nakatanggap kayo ng paglilingkod mula sa inyong mga magulang, inyong pamilya, inyong benefactors, sa ating pong mga guro, sa ating mga manggagawa sa universidad. Pinaglingkuran kayo ng napakarami para kayo makapag-aral at makatapos. Ngayon, tatawid kayo sa kabilang ibayo ng paglilingkod para sa bayan. Ang bawat pagtawid ay krisis. Pero tayo mga Pilipino, marunong magdala ng krisis. Sa katunayan, pinagagaan at pinagaganda natin ang krisis. Mula sa kinatatayuan ko, hindi kayo mukhang may krisis. Ang mga dalaga ay naka-makeup pa. Ang mga binata ay mukhang makikisig. Ganyan tayo humaharap sa krisis. At marapat lamang, ang kasal ay krisis, pero pinagaganda natin. Ang pagpapari ay krisis, pagtawid sa isang uri ng buhay, pero pinagaganda ang selebrasyon. Ang libing
ay krisis. Pero pinagaganda, may banda ng musiko, may bulaklak, naka-makeup din ang bangkay. Siguro sabi niyo, walang galang itong paring ito. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Pero huwag kayong mag-alala, lalo na mga mag-aaral. Ang salitang krisis, kalimitan ating iniuugnay sa problema. Pero ang orihinal na salitang Griego na krisis ay hindi tungkol sa problema, kundi tungkol sa pagpapasya. Yun ang ubod at puso ng krisis. Magpapasya ka. At batay sa iyong pagpapasya, ikaw ay huhusgahan. Sa iyong pasya, pagpapasyahan ka rin ng iba. Kayo ay tatawid. Kayo'y gagawa ng maraming pagpapasya sa buhay. At ang huling hamon ng inyong universidad, maglilingkod ka ba o hindi? Ikaw ba'y pakakawalan ng ating universidad bilang isang tapat at marangal na maglilingkod sa bayan o isang pabigat sa bayan? Magpasya kayo. Magdidesisyon kayo. Yan ang krisis. At huwag po nating sipayuin ang ating universidad at ang bayan na ngayon naghihintay. Ang bayan na sugat-sugatan dahil hindi nila alam na meron pa bang mapagkakatiwalaan. Isa sa sinasabi ng mga psychologists na kailangan para lumago ang isang tao na may katatagan ay ang tiwala. Kapag bata pa lang, hindi na naranasan na siya ay may mapagtitiwalaan o siya ay pinagkatiwalaan, baka mahirap nang lumago ang batang iyan ng matatag. Ganun din ang bansa. Ang isa sa pinakamalalaking sugat ng ating lipunan ay ang parang walang tigil na paghahanap at maaari pang nasisiphayong paghahanap. Mayroon bang mapagkakatiwalaan? Ito po ay katangian lalo na ng tinatawag nilang postmodern mind, na laging suspicioso dahil nasugatan na nga sa tiwala. Meron pa bang mga individual, meron pa bang mga institusyon na maaari nating pagkatiwalaan? Yan ang tanong ng marami. Ang tiwala ay tungkol sa confidence, kumpiyansa, o kaya'y seguridad na ang tao o institusyon na kaharap ko ay tunay na maaasahan. At maganda ang pakiramdam kapag ikaw'y nagtitiwala, wala kang agam-agam dahil alam mo ang kaharap mo ay mapagkakatiwalaan. Kilala niyo ba yung katabi niyo? Ingatan mo ang bag mo kung hindi mo kilala. Mapagkakatiwalaan ba yan? Napakahirap ng pakiramdam pag ako'y sumasakay ng bus na lagi ko na lang kinakapa na andyan pa ba ang aking wallet, na andyan pa ba ang aking relo. Parang hindi ka mapanatag pag wala ka ng mapagkatiwalaan, sira ang disposisyon mo, sira ang araw mo. Hindi ka makaupo sa jeep at matulog ka agad dahil napaka-traffic naman talaga. Pwede kang matulog ng 8 oras nang hindi gumagalaw. Para kang nasa kama. No? Pero hindi ka makatulog dahil hindi mo alam kung ang katabi mo ay hinubarang ka na. Pag nawala
ang ganitong kumpiyansa at seguridad. Ang unang nasasaktan ay tayo rin. Kaya ang tiwala ay resulta o kaya'y umuwi sa isang sitwasyon sa buhay na may sekuridad at mayroong katatagan. Ang tiwala ay tungkol sa isang ugnayan. Ugnayan. Trust is a quality of relationships. Sa ganito pong konteksto, ang hamon ng ating universidad, sana sa inyong paglalayag, ang bayang naghahanap na mapagkakatiwalaan, makita pa lang kayo, maamoy pa lang kayo, makita pa lang ang anino nyo at malamang kayo'y galing sa UP, Manila, sasabihin, ay salamat. Makakahinga kami ng maluwag. Nakatagpo kami ng mapagkakatiwalaan na lingkod. Tapat at marangal. Sige ha, pumalakpak kayo. Ibig sabihin, tototohanin ninyo yan. Tapat at marangal. Ang pagiging matapat at marangal ay kaugnay sa pagiging makatotohanan. Ang tapat na tao ay hindi sinungaling, nabubuhay sa katotohanan. Ang marangal na tao, marunong mabuhay, magsalita, at maghanap ng katotohanan. Sa universidad, ang daming katotohanan ang inyong natuklasan. Katotohanan na tinatawag nating kaalaman. At siguro naman, yung katotohanan na inyong natuklasan ay nasa inyo ng mga utak. Kaya pag may nagtanong sa inyo, ang sasambitin ng inyong labi ay ang katotohanang tumutugma sa realidad na nasa inyo rin namang mga isip. Pero ang katapatan at dangal na hinahanap ng ating bansa tungo sa pagbabalik tiwala ay hindi nasusukat sa dami ng kaalaman. Kung marami kayong alam, salamat naman. Pero hindi yan ang sukatan na mapagkakatiwala ang tapat at marangal na lingkod ng bayan. Sa katunayan, napakaraming taong napakaraming alam, pero sila ang mandaraya. Kasama sa kanilang kaalaman ay ang pagiging magaling sa paglapastangan sa bayan. Huwag kayong dadagdag doon. Huwag kayong dadagdag doon. Hindi sukatan ng katapatan at dangal ang maraming alam lamang. Makakatulong yan. Pero ang kailangan natin ay ang tinatawag nilang truthfulness. Not only possessing specific truths contained in bits of information, but being a truthful person. If trust is a quality of relationships, then truth must be a function of the person who engages in such a relationship. Ang pagiging makatotohanan ay ang pagiging tunay na tao. May responsibilidad. May pagkalinga, handang makinig, lalo na sa hindi pinagsasalita ng lipunan. Handang magbuwis, kahit magkamali, makatuklas lamang
ng mga bagong landas tungo sa tunay na paglilingkod. Ang pagiging makatotohanan ay hindi lamang nakikita sa utak. Ang tunay na makatotohanan ng tao ay marunong umibig. Truth and love will make a person truthful and honorable. The passion for truth must be accompanied by a passion called love. Truth without love will lead to cold intellectualism. Yung iba ang daming alam, pero frozen delight. Nako, kahit sa init ng araw, hindi natutunaw. Isang bloke ng yelo, walang nadadama, puro utak lang. Para na siyang libro na pwedeng ilagay sa shelf. Walang pakiramdam. Pero yun namang pag-ibig na walang katotohanan ay sentimentalism lamang. Para maging tunay na marangal na lingkod, a passion for truth, a passion for love, combined in the person who becomes truthful and honorable. Sabi nga nung isang author, to love more truthfully and to speak the truth with genuine love. And to speak the truth in love, not only through words, but through living service. A service which is really a manifestation of a deep human relationship. Tatapusin ko na po itong aking paglalahad kasi parang gustong-gusto nyo nang matanggap ang inyong diploma. At gustong-gusto nyo nang magpalayag sa mundo para maglingkod. Ako, parang nakikita ko sa tilamsik ng inyong mga pilik mata na nagsasabing, tapusin mo na yan, Kardinal, dahil gusto na naming maisugo bilang mapagkakatiwalaang lingkod ng bayan. At bilang pagwawakas, paalaala lamang, yung ating pagiging mararangal na makatotohanan at mapagmahal na lingkod ng bayan, yan po sana ang magtulak sa atin para hanapin ang tinatawag nating kabutihang pangkalahatan, the common good, which is the development of the social environment that will enable every individual to grow and to develop his or her potentials. Wala namang taong lumalago kapag hinanap lamang niya ang kanyang kabutihan. Kapag napabuti natin ang lipunan, malaki ang maitutulong niyan sa paglago natin bilang individual. Bakit ako napabuntong hininga? Kasi po, kaya nawawala ng tiwala ang ating mga kababayan, lalo na sa mga gumagamit ng napakagandang terminolohiya, lingkod bayan, public servant, minister of ganito, minister of ganyan. Lahat ng terminolohiya ay tungkol sa paglilingkod. Pero ano ang nakikita? Parang hindi naman ang kabutihang pangkalahatan ang pinaglilingkuran. Hindi ba kayo nagulat noong pagtatapos ng taon, nakaraang taon, mukhang ang Pilipinas ang ikalawa yata sa pinakamataas na nag-register ng GDP, growth, sa Asia.
Pero kasabay ng paglago natin sa ekonomiya, tumaas din ang poverty level. Anong klaseng paglago iyon? O kaya'y saan napapapunta ang tinatawag na paglago? Mga kapatid, kayo po ay mga nagtatapos sa UP, Manila, na nakatutok sa health services. Ang isang iskandalo sa ating lipunan ngayon ay napakaraming tao, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ang walang sapat na health care. Para po sa atin, ito ay palatandaan na ang buti na dapat ay pinagsasaluhan ng lahat ay hindi nakakarating sa marami. Underdevelopment and poverty are caused by and are manifested in the lack of sufficient food, the lack of safe drinking water, the lack of sanitation, the lack of adequate measures for guaranteeing basic health care. At kalimitan po, ito'y konektado sa korupsyon, sa hindi matatatag na institusyon, at sa warak-warak na buhay politikal. Mga kapatid na magtatapos, lumuluhod ako sa inyong harapan. Nagmamakaawa at nakikiusap po ako sa inyo. Kahit ang maliit ninyong kaalaman at kahit ang maliit ninyong pag-ibig, para nyo ng awa, gamitin ninyo ng lubusan. Hindi para sa kapakanan ng inyong sarili o pamilya lamang ninyo, kundi ng ating minamahal na bayan, lalo na ang mga kapuspalan. Maging matapang kayo sa hihingin ng ganitong paglilingkod. Maging matapang kayo na baguhin din ang inyong mga estilo ng pamumuhay. Maging matapang kayo dahil pagtatawanan kayo kapag ang buhay nyo ay inilaan nyo sa paglilingkod, sa kapuspalan. Pero sa ganun lamang, manunumbalik ang tiwala, ang pagtitiwalaan dito sa ating bayan. Pag nakita nyo at inyong pinaglingkuran ang kabutihan ng lahat, makikilala ng tao, tunay kang graduate ng University of the Philippines, Manila. Bilang pagtatapos po, isang kwento. Napakiusapan po ako ng isang kaibigan ko na kausapin ang kanyang anak na teenager na parang lumalayo raw sa pamilya. Sabi nila, baka naman daw ito ay yung dumaraan na pagiging teenager na nag-iiba na ang kanyang mga significant others, hindi na ang tatay at nanay at hindi na ang mga kapatid, kundi ang kabarkada. Pero gusto pa rin malaman nung magulang, baka may malalim pang dinadala yung bata, babae yung bata. Sabi ko, sige, di, pinuntahan ako nung bata. Pagdating pa lang sa ayos ng buhok, sa damit na suot, at yung body language, alam ko, kaharap ko'y isang post-modern girl. So, itong batang ito ay punong-puno ng suspicion. At para wala siyang pakialam sa akin, sinimulan ko ang pag-uusap kung ano-ano hanggang dumating kami dun sa punto. Sabi ko,
pinadala ka dito ng magulang mo, baka merong kang dinaramdam na hindi mo masabi sa kanila. Pwede mong sabihin sa akin, humarap sa akin, nandibisik ang mga mata. At ang sabi, si Daddy, pinagbabawalan akong manigarilyo, pero siya, chain smoker. Si Mommy, tinipigilan akong gumastos, pero siya, pag weekend, kung mag-shopping. Sabi nung bata, they are fake. They are fake. Tapos tinitigan ako, you are all fake. Pati ako. Gusto kong sakalin yung bata. Sabihin sa kanya, huy, hindi kita, gusto kong sabihin, hindi kita kaano-ano, ha? Di nga kita kilala. No? Pinakausap ka lang ng magulang mo, sisigaw-sigawan mo ako, fake pa ako. Sakalin kaya kita. At marami pa siyang mga sinabi, at habang ako'y nakikinig, ang tanong ko sa sarili ko, ito bang kaharap kong ito'y kaaway o kontrabida? Habang nakikinig ako, sabi ko, hindi. Kaibigan natin ito. Siya ay tinig ng kabataan, tinig ng buong bayan na naghahanap nasaan ang aming mapagkakatiwalaan. Kahit sa pamilya, parang wala akong makita. Saan? Ang batang yon naghaharap ng marangal, tapat na tao. Tinawagan ko yung ama. To, nakausap ko na yung anak mo. Ikaw ang gusto kong makausap. Mukhang ikaw ang dapat kumausap sa akin, hindi ang iyong anak. Mga graduates, magkakaanak din kayo. At kayo ang magiging pamantayan ng kanilang paghahanap. Huwag niyo nang siphayuin ang mga susunod na henerasyon. Mabuhay po kayo at maraming salamat sa inyong pagtitiyaga. Thank you very much.